Meron lang din akong lilinawin, meron lang din akong babasahin na comment din. Ito ilalagay ko dito sa screen. Kasi ito yung sinabi niya. Ako din yung pinapatukuyan dito. Sabi niya, yan ang gusto ko sa isang vlogger. Hindi puro outing, dapat may time din para kay Lord. Di po ba ka-bless? Sabi din, sumbat kumatoy. Oo, tama yun. Sabi ko, mahalaga pa rin na sinusunod natin yung Mateo 6.33, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun. So, yun, napangang din sinabi niya. So, hindi lang naman ito napapatungkol sa mga nagbablog, kahit anong trabaho natin, nag-opisina ka man, full-time na nanay ka, full-time na farmer ka, ano man ang ating trabaho, yun yung pinaka-top priority natin dapat. Unahin natin ang katwiran at kaharian ng Diyos. May pangako ang Diyos doon pag ginawa natin yun. Ano yung kanyang pangako? And all these things shall be added unto you. To you. Ibig sabihin, pag ginawa ko yung inuna ko ang Panginoon, may nasa akin yung idaragdag ng Diyos. Ano bang idaragdag niya? Diba? Pera lang ba? No. Kasiyahan ba ng pamilya? Yun lang ba? No. Lahat ay idaragdag. Pag sinabing lahat, walang ititira ang Diyos. Lahat ng mabuti. Walang exempted. Walang exempted. Lahat ng mabuti, ibibigay sa iyo ng Diyos. Pero paano naman kaya, brad, ka-bless, kung hindi ko inuna yung Panginoon sa buhay ko, hindi ko inuna. Oh, paano? Diba? Baliktarin mo. Pag hindi mo inuna ang Diyos sa buhay mo, lahat ng bagay aalisin sa iyo. Mga mabubuting bagay. So, yun. Isa rin blessing yun. Kaya nakikita nyo yung pamilya namin. Masaya, nagkaisa, may respeto sa bawat isa. Alam nyo, hindi yung tao na walang bahay ang mahirap, hindi yung taong walang sasakyan ang mahirap, hindi yung taong nasa banig ng karamdaman ang mahirap. Alam nyo yung mahirap na tao? Ano? Yung walang Diyos sa kanyang buhay. Tama. Kasi sabi ni Apostol Pablo, but my God shall supply all your needs according to His riches in Christ. Glory. Diba? I can do all things through Christ. So nakakaranas man tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok, pero sabi ng Panginoon, meron siya pangako, He will never leave you nor forsake you. Kaya yung kabless natin si Charlie P. Gawina, God bless sa'yo. At alam ko ikaw, hindi mo iko-comment to kung hindi mo rin inuuna ang Diyos sa buhay mo. God bless. God bless you. Sa lahat po ng nanonood. God bless.